Tinambangan ng mga armadong lalaki ang sasakyan ni San Fernando Cebu Mayor Lakambini Reluya kagabi. Sugatan ng alkalde habang namatay naman ang kanyang asawa pati na ang kanyang mga bodyguard. Makibalita tayo kay Darlene Kay. Sunod-sunod na putok ng barilang bumulabog sa mga taga-barangay Linaw sa Talisay City, Cebu kagabi. Agad lumapit ang mga residente sa umunoy tinarget ng ilang armadong lalaki. Paglapit nila sa sasakyang pinagbabaril, tagtad na ito ng tama ng bala. Sasakyan pala ito ni San Fernando Cebu Mayor Lakambini Neneth Reluya. Dead on the spot ang tatlo niyang bodyguard. Sugatan naman ang alkalde at kanyang asawa. Agad silang isinugod sa ospital pero kalaunay binawian ang buhay ang mister ng alkalde na si Barangay Chairman Ricardo Reluya. Ayon sa pamilya ng mga biktima, politically motivated ang nangyaring krimen. Kinondena ng Malacañang ang naganap na pananambang. Ayon sa palasyo, hindi na bago ang political rivalry tuwing election period. Hindi rin nila hahayaan ng gobyerno ang anumang election-related violence sa bansa. Nagtalagan sila ng investigation team na tututok sa kaso ng pananambang sa alkalde. Sa Palawan, tinambangan ang tumatakbong konsehal ng bayan ng Aburlan na si Ruben Bedyores Go. Base sa imbestigasyon ng mga otoridad, pauwi na si Go sakay ng kanyang motorsiklo. Pagdating niya sa intersection ng National Highway sa Barangay Magsaysay, dalawang armadong lalaki ang lumapit at bumaril sa kanya. Dead on the spot si Go na tinamaan ng bala ng baril sa ulo. Naglatag na ng checkpoint ng pulisya sa iba't ibang bahagi ng bayan ng Aburlan bilang bahagi ng pagtugis sa mga salarin. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Wala pang pahayag ang pamilya ni Go kaugnay sa krimen. Darlene Kay, GMA News.